Good morning po mga ka-prom D. Flex lang po natin tong mga bulaklak ng durian po natin dito po sa gilid ng ating bahay. Ito pong durian po na ito ay napakarami pong mamunga. Ito po yung dilaw. Ano po? Yung masarap na durian. So isang puno lang po ito dito sa gilid ng bahay natin. Pero kung mamunga po ito ay talagang napakarami at napakasarap po ng kanyang bunga. So pakita ko lang po sa inyo, no po, sa mga hindi pa nakakakita, nakakaalam po ng bulaklak po ng durian. So ganito po ang itsura po niya. So parang sa mga rambutan at lansones, doon sa mga sanga-sanga at sa mismong, kahit yung sa may malapit sa puno, nagbubunga po yan at namumulaklak. Medyo against the light. So ayan po, oh, ganyan po ang itsura po ng bulaklak po ng durian. So nakita po ninyo, napakarami po niyang mamulaklak. So ito, itong isang sanga po na ito. Kung papansinin po ninyo mga ka-prom, itong sanga na maraming bulaklak po ay malinis. Kumbaga yun po yung malinis na sanga. At kagaya ng ginagawa po natin sa rambutan, lansones, lalo na po sa lansones. Ano? Yung lansones po kasi, pag panahon po na malapit na pong mamunga, pagka talagang gusto po natin na yan po ay makapagbunga po ng marami, kinakayod po natin yung balat po niya para siya po ay makapagbunga. Dahil yung balat po ng mga sanga, ito po, pakita ko po halimbawa. Yan, ito po yung sanga po, ano. Ganyan ito, yan, may bulaklak pong gayan. Yan, sa mga ganito pong sanga kasi, nakakaano po yan eh. Yung mga tuyo-tuyong nabubulok na balat ng sanga, nakakapigil po ito para doon sa lalabasan po ng bulaklak. Kaya po itinatanggal. Sa lansones, para po magbunga ng madami, inuupa po natin sa tao na tanggalin po yung mga puti-puti. At yung mga balat-balat po na yan kasi minsan, sa loob po niya may mga nakatirang sekto. Kaya hindi po namumunga ng maayos. Pero parang ganito po sa durian, hanggang sa pinakamalaking sanga niya po ay talaga pong namumulaklak po yan. Yan, tingnan niyo po dito bandaw. Sa dami po ng bulaklak. Yan o. Oh. Yan. Basta malinis po yung sanga, maganda po ang bulaklak. Hindi lang po yan nagbubulaklak o namumunga dun po sa mga maliliit na sanga, parang sa rambutan. Kundi para po yan sa lansones, kahit dun po sa kanyang malalaking sanga po ay namumulaklak po siya. So yan po, ito po yung sa gilid po ng bahay na katanim yan. Yan po yung puno niya. Medyo matandang puno na rin po ito. At ayan, napakarami po ng kanyang mga bulaklak. Ito sanga talagang ito, tingnan nyo. Ayan o. Kaya yung pag may mga gantong, ano, yung mga yung patay na sanga na yan, tinatanggal po natin yan. Pag ay marapit ng mamunga sa rambutan, sa kasalansones, ginagawa po natin. Pero ito kasi, hindi naman natin naaalagaan. Naglinis lang po ako nitong ano, ng bubong. Nagtanggal ako ng mga dahon para di pumabarahan po yung ano, mga tubo. Eh nakita ko medyo maganda na po yung mga bulaklak. Ayan, no? Kahit po doon sa malalaking sanga niya. Ayan, no? Yung sanga na malapit sa puno, nagbubunga po yan. Ayan, mga 2 months more or less, yan po ay malalaki na. So ayan po mga ka-prom D, relax lang po natin yung bulaklak. Ito ay mas i-close up po natin. Ganyan po itsura o ng bulaklak po ng durian. Against the light eh. Ganda-ganda po ha. Yan, ganyan po mga ka-prom D. No, ganyan po mga ka-prom D. Pag-update po tayo sa susunod, meron kasi tayong farm ng mga lansones sa karambutan. Paano yung preparation natin kapag malapit na po silang mamunga para makatiyak po tayo na marami po yung kanilang magiging bunga at medyo kumita po tayo ng maganda-ganda. Yan mga ka-prom D, sana po ay nagustuhan po ninyo ang video po na ito. At maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa Bulaklak ng durian sa gilid po ng aming bahay. Maraming salamat po. Yan, text natin na mas malaki yung kita sa kanya. Yan. Laguna po yan eh. Oh. Talagang malaki-laki na po yung puno. Yan. So yan, nandito po tayo sa bubong ng bahay. Yan, kapal na po, no? At napakarami pong mamunga ng durian po na yan. Salamat po.